Lubang pagkalungkot si Senadora Amy Marcos sa umuray pang-api ng gobyerno kay Pastor Apollo Sikibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ at dating Pangulo Rodrigo Duterte. Sa isang press briefing sa Senado, binanggit na nakatatandang kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos ang kontribusyon ni Duterte at Pastor Apollo sa administrasyon. Ang pahayag ay ginawa ng Senadora nang tinanong siya kung nakaramdam ba siya ng lungkot sa aligasyon ni Pastor Apollo sa kanyang kapatid at First Lady Lisa Marcos na nakikipagsabwatan sa Estados Unidos. Una na rin tinawag ni Duterte na bangag sa droga ang kasalukuyang Pangulo na kinistiyon rin ni Pastor Apollo. Alam niyo yung maraming nagsasabi, yung tungkol kina Presidente Duterte, tapos yung kamag-anak nila, ganun din sa kay Pastor Kibuloy. Alam mo, kasi talaga namang tumulong sila sa lahat ng ginagawa ng administrasyon para panalo yung administrasyon. Pagkatapos may ganito, yung may, well, allegedly, pang-aapi. Kaya, in a way, naintindihan ko, nalulungkot ako, pero naintindihan ko kung bakit sila nagsasalita ng ganyan. Si Duterte ay posibleng ibigay o panagutin ng gobyerno sa International Criminal Court dahil sa umano'y extrajudicial killings kaugnay sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Tinanggala naman ng Kongreso ng Budget sa Intelligence Fund ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, habang binawasan naman ang budget ng distrito ni Congressman Ulong Duterte sa Davao City. Si Pastor Apollo ay pinipresyo ng Pangulong Bongbong Marcos na dumano sa pantinig ni Risa Hontiveros sa Senado bukod pa sa angay rendition na gagawin sa kanya ng Amerika. Habang ang SMNI naman ay suspendido ng National Telecommunications Commission ang pangkisa. Lungkot na lungkot ako sa mga pangyayari tungkol sa SMNI at kay Pastor Kibuloy. Mabait siya sa atin at higit sa lahat, talagang tumutulong sa napakarami. Kilala ni Senadora Amy ang kapangyarihan ng Senado na magpasabtina na o magpatawag ng resource person para sa isang imbisigasyon in aid of legislation. Pero kanya namang pinaalalahanan ang komite ni Hontiveros na dapat isalang-alang ang karapatan ni Pastor Apollo, particular na ang right to self-incrimination. Alam naman natin na talagang kapangyarihan ng Kongreso at ng Senado na mag-issue ng subpoena, talagang fundamental power yan. Pero alalahanin natin na kinakailangan bigyan ng substantive and procedural due process at saka yung karapatan against self-incrimination.